Kamusta mga bata at sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa aking channel, sa aking mga subscribers? Maraming salamat po. 6,000 na po tayo at muli ako po ay nagpapakilala, si Teacher MJ, ang inyong lingkod sa araw na ito sa pagtuturo sa mga bata sa ikalawang baitang sa Musika 2. So maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa akin at sa mga baguhan po ngayon sa aking channel. Kung maaari po ay please click the subscribe button and i-click nyo na din po yung all sa kapag kinilik nyo po yung button ng bell at para ma-notify po kayo sa mga videos pa po na i-upload ko. So humihingi po muna ako ng paumanhin dahil hindi po ako nakapag-upload ng week 2 last week. So bilang pagpapatuloy dahil nasa week 3 na po tayo, week 3 na po ang aking ginawa. Sa tingin ko naman po na kaya ng mga magulang. So sa sobrang busy ko po, hindi na po ako nakagawa. So pasensya na po kayo. Pero natutuwa po ako sa mga magulang na hindi ko po kilala. Nag-message po sila sa akin sa Facebook at nagtanong po kung bakit, kung meron na daw po akong week 2. Pero sa kasamaang palad nga po, hindi nga po ako nakagawa. Sobrang busy ko po. At natutuwa naman po ako dahil sa pamamaraan na iyon, na nag-message po sila, ay nagtanong din po sila kung anong gagawin. So sinagot po sila sa kanilang mga katanungan. At nagulat lang po ako dahil na laman nila ang aking Facebook. So kung gusto niyo po akong i-add, personal account ko po kasi yon, kaya hindi po ako naglalagay. Pero sa mga tinitingnan ko po kasi kung may mutual friend or kung kayo po ay magme-message sa akin na kayo po ay magulang na subscriber ko, i-add ko po kayo at i-accept sa aking Facebook. Ang pangalan ko po sa Facebook ay Teacher. Ang pangalan ko po sa Facebook ay MJ Atienza. So makikita nyo na po yun kasi ang akin pong profile picture ay naka-uniform po ako na teacher. So ito po yung suot ko na naka-gitara. Yun po. Simula, babatiin ko po muna ang aking mga eskwela na nanonood at ang aking pong mga magulang. Mga magulang po ng mga eskwela ko na patuloy na sumusuporta po sa akin. Maging sa eskwela po na aking kapartner sa grade 2, kay Ma'am Hul po na mga magulang. Hello po sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay sa akin at sa mga compliments nyo po sa akin. Nakakatuwa naman po ang inyong mga sinasabi, mga feedback po sa akin. At pagsisimula mga bata ng ating lesson ngayong araw na ito, or ngayong linggong ito, ang ating aralin ay pinamagatang Pag-awit ng May Wastong Tono. So, sino ba sa inyo dito ang mahihilig kumanta katulad ng Teacher MJ? Okay? Halos lahat naman tayo mga bata ay mahihilig kumanta, pero may mga tao talaga na kahit galingan nila ang kahit gustong-gusto nila ang pagkanta, pero ayaw sa kanila lang kanta. Madalas niyo maririnig mga bata sa mga taong hindi masyadong marunong kumanta. So pagkatapos ng araling ito mga bata, ito ang layunin ng ating aralin. Inaasahang maaawit mo ng nasa tamang tono ang mga awit pambata. So alin ba yung mga awit pambata? So bibigyan ko kayo ng halimbawa katulad ng Leron-Leron Sinta, Ako ay May Lobo, Tatlong Bibe. Kung sa English naman, mga Twinkle Twinkle Little Star, Baba Black Sheep. So ayun, ayun ang mga examples. Ang pag-awit ay isang uri ng sining. Mapapalad ang taong may ginintuang tinig. Pero tulad ng ibang bagay, ito ay dapat din linangin upang lalong humusay sa pag-awit. So ito dapat ay practice lang ng practice mga bata. Kung ikaw ay merong magandang tinig, kailangan mo lang mag-practice na mag-practice para makuha mo yung mga tono na tama. Ang pag-awit ay isang kasanayan. Ito rin ay nagsisilbing paraan ng paglalahad ng emosyon. Ano
ang iyong paboritong awit pambata? Ako, mga bata, kung ako'y tatanungin ninyo, ang paborito kong awit pambata, yung palagi kong inaawit sa aking pamangkin, na ang hilig niyang kantahin dati ay, ang hilig niyang ipakanta sa akin ay Twinkle, Twinkle, Little Star kapag pinatutulog ko siya. At dahil magkatono lamang ang Twinkle, Twinkle, Little Star at saka yung ABC song. So ayun yung pinagdudugtong ko. Isa sa mga kilalang awit pang bata ay ang nasabi ko nga, Twinkle, Twinkle, Little Star. Natatandaan mo ko ba ito? Oh, inawit mo ito nung nasa kinder at grade 1. Subukan mong awitin at iparinig ito sa iyong mga magulang at mga kapatid. Pero ngayon, mga bata, gusto ko ay sabayan ninyo ako sa pag-awit ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Ako muna sa una, sunod ay magbibigay ako ng minus 1 sa inyo para kayo naman yung sasabay. Okay ba yon? Okay, yehey! So, tayo ngayon ay aawit ng may wastong tono. O mga bata, sabayan ninyo si Teacher MJ sa pagkanta. Twinkle, twinkle, little star, bata, ako nasabayan ninyo si Teacher MJ. So, ang gagawin ninyo doon mga bata, para makita or mapanood ni Teacher ang inyong pagkanta, ay mas maganda kung inyo yung vividyohan at ipapasa kay Teacher MJ or kung sino man teacher ninyo. Okay? Okay ba yon? So, ayun ay gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa gawain bilang dalawa naman ay aawitin ang ABC song. Gawing gabay ang rubric sa ibaba sa tulong ng iyong kasama sa bahay. Palagyan ng check ang kahon bilang pagsukat sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng awit pambata. So ang magbibigay ng score sa inyo, yung nasa box na ito, ito yung rubrics. So, nakalagay doon ay yung merong ano, sa isang column, merong pamantayan. Sa pangalawa, ay nakalagay doon ay kung mahusay, maayos, or kailangan ng pag-unlad. So, doon sa pamantayan na una, nasunod ang wastong ritmo sa pag-awit. Kung nakakasabay siya sa tempo ng awit. Or sa pangalawa naman, ipakita ang kasiyahan sa pag-awit. So sa pagkanta, dapat merong emosyon. Katulad ng Twinkle, Twinkle, Little Star, dapat masaya. Kita nyo naman si Teacher MJ nung kumakanta, naka-smile. So, ayun, i-check lamang ng kasama nyo sa bahay. Siya yung magiging judge. Kung mahusay, maayos, or kailangan ng pag-unlad ang inyong pag-awit, mga bata. Okay, dito sa ano sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ang aawitin naman natin ay ABC song.
So sabi ko nga kanina, magkapareho lang sila ng tunog ng Twinkle Twinkle Little Star. So ayun din ang aking gagamitin na minus 1. So sabayan ninyo ako mga bata sa pagkanta natin sa ABC song. Hi mga bata, sabay-sabay nating awitin ang ABC song. Tapos, minus 1 na, kayo naman ang kakanta. Pag sinabi ko, 1, 2, 3, go, kayo naman. Okay? Bata, ang galing nyo namang kumanta. So, nasabayan nyo ba ako? Okay, ang inyong mga kasama sa bahay na ang magbibigay sa inyo ng score sa rubric. Okay, dumako naman tayo mga bata sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Alam ko nag-enjoy kayo mga bata sa ating pagkanta dahil tayong lahat halos mahihilig kumanta. Okay, sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, naman ang Mary Had a Little Lamb ay isang banyagang awit. Ibig sabihin, ito yung awitin ay English. Okay, so bandit malimit itong marinig sa iyong kasama sa bahay, kaya ito ay kilala ng mga bata na tulad mo. Nasubukan mo na ba itong awitin? Okay, awitin ang kanta na may wastong tono. O, gawing gabay ulit ang rubric sa ibaba na nasa module natin. Sa tulong ng iyong kasama sa bahay, ay palagyan ng check ang column bilang pagsukat sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng awit pambata. Okay, kung sino nakakaalam dito, sino kaya nakakaalam ng Mary Had a Little Lamb? Sigurado akong alam na alam niyo ito mga bata, kung idol na idol ninyo o palagi niyo pinapanood sa YouTube, ang Coco Melon. Yung mga mahihilig dyan sa Coco Melon. Okay, aawitin natin ang Mary Had a Little Lamb. Handa na ba kayo? Okay, sabayan ninyo si Teacher MJ sa pag-awit sa Mary Had a Little Lamb. Okay mga bata, awitin natin ang Mary Had a Little Lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, it was against the rule. Made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Okay, very good mga bata, kung nasabayan ninyo ako.
Okay mga bata, ang galing nyong kumanta. So medyo mabilis ang awiting Mary Had a Little Lamb. So naglagay ako ng lyrics sa baba para kayo'y makasabay. So hopefully nakakabasa na kayo para inyo itong nasasabayan sa pag-awit natin. Okay, dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Mayroon ka pa bang alam na awit pambata? Alam mo ba ang pamagat? Awitin mo ito sa harap ng iyong makasama sa bahay upang matulungan kang maalala ang mga pamagat nito. Gawing gabay ang rubric ulit sa ibaba sa tulong ng iyong kasama sa bahay. Palagyan ng check ang column bilang pagsukat sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit. So muli, ayun pa rin yung rubrics na susundin sa ating pag-score. Okay, kung meron kang ate or kuya or nanay o tatay, ay sila ang magbibigay ng score sa inyo. Doon ilalagay ang check sa mahusay, maayos, or kailangan ng pag-unlad. Okay, kung meron kayong alam na awit, ay awitin nyo ito, videohan ninyo at isend sa inyong mga guro upang mapanood nila kung meron nga kayong wastong tono sa pagkanta ng mga awit pambatang ito. Bibigyan ko kayo ng sample. So, ang napili kong awit pambata ay tatlong bibe. Gusto nyo ba akong sabayan muli, mga bata? Okay, alam ko excited na kayo na sabayan si Teacher MJ sa kanyang pagkanta. Okay mga bata, sumabay kayo sa... Mga bata na nanonood sa akin, alam ko nakasabay kayo. Salamat sa inyong panonood kay Teacher MJ. At sa susunod na linggo, magkita-kita muli tayo. At sa mga magulang, maraming salamat po. At dito na po, nagtatapos ang ating aralin sa week 3. Maraming salamat po!